buksan ang iyong isipan at sumama sa ating kwentuhan, kaalaman, kasiyahan, hatid sa atin ang ating aklat, Nakaibigan. Magandang araw mga bata! Ako nga po si Sarah Alexa V. Oblea na maghahatid sa inyo ng kwentong pangbata. Ang pamagat ng kwento ay Ang Langgam at si Tipaklong. Isang umaga, si Tipaklong ay masayang naglalaro. Pakanta-kanta at patalon-talon sa may damuhan. Habang hindi nagtagal, si Langgam ay dumaan na may buhat-buhat na butil. Sabi ni Tipaklong kay Langgam, Langgam, bakit na tarbaho ka ng tarbaho? Tingnan mo ako, masayang naglalaro. Bitawan mo muna yan. Laro muna tayo. Maya-maya ka na magtarbaho. Pinilit ni Tipaklong. Pero ayaw ni Langgam. Ayaw ko, Tipaklong. Madami pa akong gagawin para sa taglamig. Hindi siya sinagot ni Tipaklong. Tuloy-tuloy si Langgam na naglakad. Inaakyat ni Langgam ang puno ng butil. At isa-isa niya itong kinukuha at pinupukpok upang mabalatan. Sa kanya ito binubuhat. At nilalagay niya sa kanyang impakan. Noong isang araw, nagsimula na ang tag-ulan. Wala matuluyan si Tipaklong at walang makain. Naalala niya si Langgam na madaming nakuhang pagkain at giniginaw siya. Naisip niyang pumunta kina Langgam. Si Langgam nag-aalala din kay Tipaklong. Habang may napakinig si Langgam na kumakantok sa pinto. Binuksan ito ni Langgam. Langgam, parang awa mo na kahit konting pagkain at matitirahan. Pwede bang dito muna ako? Sagot ni Tipaklong. Oo, siyempre, kaibigang Tipaklong. Humanga si Tipaklong. Sabi ni Tipaklong, Wow, ang ganda ng bahay mo. Madami kang naipong pagkain. Hindi katulad kong walang ginawa kundi kumanta o maglaro. Huwag mo na alalahanin yon kasi natuto ka na sa mga ginawa mo dati. Tapos si Tipaklong nahihiya pang kumain. Pahiya-hiya siya kumain. Kahit hindi nagtagal, natapos na din siya. At nagsaya silang uli. Ako nga po ulit si Sarah Alexa V. Oblea. O mga bata, may natutunan ba kayo sa ating kwento? Ako, oo, meron. Dapat mag-ipon ng pagkain pag nagtaglamig. Ako nga po ulit si Sarah Alexa V. Oblea, Kinder Masigla, News na Palmarawol, Elementary School. Bye-bye mga bata!
bata hanggang sa muli.